liwanag niya sa atin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na sa atin dumarating ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang puspos ng galak at mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Pagpalang umaga rin po, Father. Tayo po ay puspos ng kagalakan, punong-puno ng pagmamahal. Pagkat ngayon ay Biyernes ng ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Tuwing Biyernes, ang puso natin dapat kaugnay ng puso ng Diyos. We have a beautiful devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Na itatampok po natin sa araw na ito ang Magnificat, the revolutionary hymn of the Blessed Virgin Mary. At ito rin ay ating sinasambit-sambit na panalangin, lalo na po tuwing takip silim, every evening prayer, our souls magnifies the Lord. Mga kapatid, pinuspos ng Diyos ng kanyang pagpapala, paano tayo tumutugon sa kanyang taos-pusong pagmamahal? Kaya siya sa atin po natin, kilanlin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang maging karapat-dapat tayong gumanap ng pagdiriwang na ito. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak.
Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. E dinadalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ay ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari rin ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Maribatong panunungkan sa liga ng sambayanan, halina't kami hidangan. Ang Panginoon at sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu
dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, punong-puno ng pag-ibig at kagalakan na umaga sa inyong lahat. Ang ating pong mga pagdiriwang ay awe-inspiring. Bakit nakamamangha? Bakit ito po ay pumupukaw ng ating puso at kalooban upang magpasalamat, magpuri sa Diyos? Kaya ipinipicture natin ang naging tadhana sa buhay ni Hana sa first reading. Si Hana po ay ang nanay ng isa sa mga dakilang propeta ng bayan ng Diyos, si Samuel. At dito sa ating gospel reading, narito ang napakagandang awitin na sinasambit-sambit ng inang simbahan tuwing takipsilim. Ito po ay tinatawag nating awit ng simbahan. Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. Pakibigkas po nating muli. My soul proclaims the greatness of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang ating inang simbahan ay merong mga mahuhusay, banal at butihing kompositor katulad ni Father Hontiveros, na ang version niya, ang puso ko'y nagpupuri at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na tagapagligtas. Ang aming pong diocese, meron ding isang mabuti at mahusay na kompositor na itong Magnificat inaawit sa tuwing may inoordinahang pare. Ang version po niya ay, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Palakpakan natin muli ang Panginoon.
Meron po ba kayong mga awitin? Naalala ko sa mga pagtitipon sa tuwing merong nahahawakang mikropono. Sila ay buong gili na umaawit sa mga pagtitipon. Ang akin pong kapatid ay musician, malimit na umaawit, tumutugtog sa mga kasalan. Naroon ang mga repertoire ng mga awitin para sa ating pagkakatipon ay magkamayroon tayo ng tuwa, kasiyahan. Sana po naman yun din ang disposisyon na ninyo sa pagpunta rito sa National Shrine ng Santo Padre Pio. Ang puso ninyo'y nagpupuri, nagagalak sa Panginoon sa kabila ng inyong mga pighati at mga daladalang pinuproblema ninyo na iniluluhog sa Diyos sa magitan ni Santo Padre Pio. Kaya ito'y isang hamon sa atin. Paano natin magiging maligaya, puspos ng tuwa at galak ang ating Adbyento? Nasa Advent Part 2 na po tayo. Pagkat mula nung unang linggo ng Adbyento hanggang noong Disyembre 16, Advent Part 1, na kung saan inaantay natin ang pagdating ng Panginoon sa katapusan ng panahon o sa parusiya, mula 17 hanggang 24 ay ang pag-aantay natin sa Panginoong Diyos na dumarating sa Christmas Day. Kaya kasama natin ang mahal na Birhen Maria ni San Jose at yung napakagandang devotion natin, Banal na Puso ni Jesus, dapat ay ito'y mayroong pagtatapat. Alignment, our dedication and consecration to the heart of God, na yung tibukin, yung lunggati at mga pathological situation of our hearts ipinapasa Diyos natin, katulad ng mahal na Birhen Maria. Kaya tayo'y natutuwa, nagagalak. We burst into song. Kung sa inyong pamamalantsa, sa inyong mga gawain sa trabaho, maging sa inyong paliligo, napapaawit kayo. Sana yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, totoong nagagalak sa Panginoon. Sabi ng mga taga-Pransya, thanksgiving is the memory of the hearts. Pakibigkas natin muli. Thanksgiving is the memory of the hearts. Kaya ano ang laman ng iyong puso sa pagpunta rito sa Santo Padre Pio? At sa tuwing nagkakatipon ang pamilya, dapat ang ating mga puso napupuspos ng tuwa at galak, nagpapasalamat sa Diyos sa mga napakaraming biyaya at pagbabiyayang nangyayari sa ating buhay. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Kaya very revolutionary ang sinambit ni Maria nung matapos na dumalaw siya sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nagagalak sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ani Elizabeth. Pagkat daladala ni Maria ang sanggol na magbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya yung dalawang ina na yon, natutuwa, nagagalak sa Diyos at sa isa't isa. Maging si Hannah na sa kabila ng kanyang katandaan at maraming taong
sukdulang na pagkamalang pa ni Eli na pari noon sa templo. Ay, ito yata'y nahihibang ulasing. Bakit ano ang mga pinagsasabi nito sa altar ng Diyos? At times po, our words cannot fully express what is within us. So we pray, we march into prayer, chanting. Naalala ko ang ating mga bibig. Pag kita'y nabibigatan sa ating mga pasanin sa buhay, sa mga ipinagkatiwala sa ating pananagutan, at times, we feel as if we are empty at ilos. They're stressful. Naalaala ko ang simbahan bilang simbahan ng mga dukha. Church of the poor, Anawim. We are gathered into prayer with our simbang gabi nobena, with our Aguinaldo masses. And now, at this moment, pinasya mong magpunta sa Santo Padre Pio National Shrine. Ano ba ang daladala mo sa iyong kalooban? Sa iyong mga pinag-iisip, mayroon bang biyaya na idudulot ang Diyos? Ang Diyos po'y tumutugon. Sacred place, sacred time, we do pray. Our identity as a church of prayer, we develop the spirituality of communion, the spirituality of stewardship. May ibinibigay sa iyo ang Diyos, ibabahagi mo. Kaya ipagdadasal natin ang ministeryo ng mga pari. Pagkat ngayon pong taong ito, 2024, tayo ay nagdiriwang ng Year of the Priest, Year of the Consecrated People, mga mongha, monghe, at tayo rin po nakikibahagi pagkat kita'y binyagan. Nung kita'y bininyagan, dedicated din tayo, consecrated to God, to be sharers of the mystery and blessing of salvation. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Kaya dumudulog tayo sa Diyos. Katulad ni Maria, open because of the salvific divine intervention. Mayroong sacred encounter, pakikipagniig sa pagdulog natin sa Diyos. Mayroong tayong samo at dasal. Tumutugon ang Diyos. Biyaya at pagbabiyaya. Kaya paglisan natin at pagpunta muli sa ating mga pamamahay, sa ating tahanan, gusto nating sa Adbyento at Paskong ito, napupuno ng grasya ang ating buhay at pagkakabuhay. Daladala natin ito sa ating mga larangan ng gawain para tayo'y maging kabahagi, maging instrumento ng Diyos ng Kanyang pagpapala. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin sa loob, sa
Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglingap mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon. Ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na po ang nasa advocacy for social justice and peace, maging yung mga nasa advocacy for the promotion of human life, human dignity, human rights, at maging ang mga nasa environmental concern at yung mga nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation na mga apektado ng digmaan, karahasan, aksidente, lindol, sunog at mga kaganapan sa diwa ng alay kapwa. Maging yung pong mga nag-a-advocacy for restorative justice, yung mga nasa public and government service, at yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan, mga samo at dalangin iniluluhog natin sa banal na puso ni Jesus, sa pagsamo ni Santo Padre Pio, all those commended for our prayers and intentions. Maging yung mga nagsasagawa ng Christmas party and family reunions ngayong panahong ito. Mga dumadalo sa mga simbang gabi and Aguinaldo Masses, and much more, our own purpose and intention as we come to this national shrine. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga sumakabilang buhay nating magulang, kapatid, kaanak, mga taong naging bahagi ng ating buhay, maging ang yumaong si Sophia,
Mga kapanalig, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, maging ni Saint Gabriel at mga pinuipintuho nating mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalukod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan at ileo sa mga kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay
laging sumainyo at sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaran, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Advent blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Nagpupuri sa may kapal ang buo kong kalooban dahil sa kadakilaan ng ginawa niyang tanan na kanyang kapangyarihan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. O Jerusalem, inyong ihayag at ikala itong balita, narito ang pumakas.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrel, China, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kagalingan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ika-lima ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, dilata, noodles at iba pa nating na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan, mga taga-kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ika-apat, bukas po araw ng Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. O Lord, we pray that in our home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, our endeavors, our enterprises, and all those who depend on us and everything that we long for and desire. Banish from our mind and our hearts false dreams, ideas, and evil sentiments. Infuse in us a love of our neighbor and grant us the means to help them. Give us resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that we may rise above the contradictions of life,
guide and protect, O Lord, our own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O Lord Jesus, our loved ones with whom we are united in life and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, console our thoughts that because they remained faithful to you, you did not abandon us at the hour of death. Have pity on us, O Lord, and bring us the eternal glory in heaven. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong panalangin, tulong, donasyon sa proyekto ng Diocese Bahay Pari. Ang aming obispo po ay taga rito sa Batangas, si Most Reverend Marcelino Antonio Maralit Jr. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa, inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. A meaningful Advent, joyful Christmas, and grace-filled New Year sa inyo pong lahat. Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.